Hallo, guten Tag, we commend. Good day, KNSTLC. This is Nurse Sam, a nurse by profession, and cooking is my passion. Tender Loving Care, or TLC, has traditionally been used as a defining term that characterizes nursing, which entails expression of comforting the human spirit. On the other hand, as far as cooking is concerned, TLC, which stands for Tunay Lang Hap Charap, is conceptualized by yours truly to share expertise in different Filipino cuisines blend with compassionate love. Since KNSTLC, nauuso ang tipid meal recipes natin. Walang kaduda-duda, magluluto ulit tayo ng tipid meal recipe. Now, this time, recipe number 4. Ito yung langhap charap dahon ng bawang na sinamahan ng patola at chicken balls misua soup na pare-parehong may kakaibang bango, malinamnam at may natural na manamis-namis na lasa sa presyong pasok sa madiskarte at mapanuring mamimili. Galing ito ulit sa pre-cut at ready to cook natin na mga nakarang episodes. At dito tayo magko-concentrate at magpo-focus dahil marami ang naging interesadong ka-NSTLC viewers at subscribers, lalo na ang may mga karinderya, kantin, at lahat ng nagpapatakbo at nagbabalak mag-open, whether small or large-scale food business establishments na kailangan ng mabilisan pero malinamnam, syempre pa, pasok sa budget ng kanilang mga suki na masarap kumain. At dapat, higit sa lahat, kumikitang pangkabuhayan naman. After all, the efforts and sacrifices we make today are done in preparation for our future as long as no one is hurt. For the ingredients and exact measurement para dito nga sa dahon ng bawang, patola at chicken balls misua soup, kakailanganin natin ng 1/2 kilo ng garlic leaves o dahon ng bawang, 1/2 kilo din ng silk squash or sponge gourd or sa Tagalog patola, 1 pack chicken balls, 250 grams misua noodle, 1 medium size onion, 1 cube chicken cube, 2 teaspoon crushed black pepper, 2 tablespoon cooking oil, at 2 cups of water. Dito naman tayo sa cooking proper para sa dahon ng bawang, patola, at chicken balls misua soup. Madaling lutuin dahil sa iilang ingredients lang ang kailangan natin. Kahit tanghaliin ng pagluluto si nanay, dahil sa sunod-sunod na responsibilidad sa bahay, no problem. Kasi pre-cut na, masustansya, matipid at masarap pa. I'm sure magugustuhan ito ng buong pamilya. Kanin na lang ang kailangan at pwede nang simulan ang bonding ng pamilya. Lagyan lang natin ang cooking oil. Pag mainit na, isutay na natin itong onion, haluin lang dahan-dahan. Di na natin nilagyan ng garlic since yung dahon ng bawang na isa sa major ingredients natin ay may kasamang murang bunga na nagbibigay ng additional at powerful aroma of garlic sa niluluto natin ngayon. Add na natin itong chicken balls. Haluin lang mabuti para magsama ang onion at chicken balls. Binili rin namin ito sa suki namin. Mabilis maubos ito kaya pag tinanghali ka ng dating, sorry na lang. Sa presyong 30 pesos lang. Pwede rin tayong gumamit ng squid balls o siomay pero mas pinili namin ang chicken balls para maiba naman. Add na rin natin itong crushed black pepper. Haluin din dahan-dahan para magsama-sama ang lahat ng ingredients. Then lagyan natin ng water. Hayaan muna nating mag-boil. Tapos ilagay na rin natin itong chicken cube. Nag-add din ako ng celery. Optional lang to. Natira lang naman kasi to sa rep. Sayang naman. Baka matuyo lang. Add na rin natin tong water. Konti lang ng tubig. Kasi itong patola na ilalagay natin mamaya, watery siya. Stir gently until all ingredients are mixed together. Lagay na rin natin itong garlic leaves. Huwag natin masyadong lutuin. Madali kasi siyang maluto. Add na rin natin ng misua noodle, pwede rin sotanghon. At yung misua ay depende kung gaano kadami misua ang gusto nyo ilagay. Baka kasi masyadong lumapot, wala na tayong mahigop na sabaw. Add na rin natin itong patola.
alam nyo ba kay NSTLC na yung pinangkukuskus nyo pag naliligo kayo na brown color soft sponge-like material na usong-uso dati ay magulang o matandang patola na pinatuyo? Yes, yes, totoo yun. At patayin ng konting water at pakuluin lang. Then, pwede na itong iserve. So, here's the finished product. Oplang hap syarap, dahon ng bawang na sinamahan ng patola, chicken balls at miswa soup. Kain na tayo! For health guide or gabay sa kalusugan, dahon ng bawang, patola at chicken balls miswa soup is a Filipino style dish that consists of some vegetable and other ingredients that enhance the taste and aroma like garlic leaves o dahon ng bawang, patola or sponge gourd, chicken balls, miswa, onion and seasonings. Very simple to prepare, healthy and affordable. So ano-ano ba ang mga benepisyong pangkalusugan ang makukuha natin sa pagkain ito? Sabi nila, ito daw ay nagpapababa ng taba pati na kaloriya dahil ito daw ay naglalaman ng mataas na dietary fiber, vitamin C, riboflavin, zinc, thiamine, iron, at magnesium dahil nga sa patola or sponge gourd. Ito rin ay tumutulong sa pagtanggal ng lason sa dugo at nagbibigay ng tulong din sa kalusugan ng ating atay sa pagpapababa ng masamang epekto ng pagkalasing sa alak. Naglalaman din ito ng insulin gaya ng peptides at alkaloids na tumutulong sa pagpapababa ng antas ng asukal sa dugo at ihi. Marami rin itong beta-carotene na tumutulong sa pagpapabuti ng paningin. Bukod dito, dahil sa lahok na dahon ng bawang, ang suplemento ng bawang ay nakakatulong rin para mapigilan at mabawasan ang kalubaan ng mga karaniwang sakit tulad ng trangkaso at pangkaraniwang karamdaman. Mataas na doses ng bawang ay lumilitaw na mapapabuti ang presyon ng dugo para sa mga may matagal at kilala na may mataas na presyon. Sa ilang mga pagkakataon, ang suplemento ay maaari ding epektibo sa regular na pagpapagamot. Ang bawang din ay naglalaman ng antioxidant na nagpoprotekta laban sa pagkasira ng selula at pagtanda. Ito rin ang nagpapabawas ng panganib na may sakit tulad ng Alzheimer at demensya. Ang community pantry na mga nagsusulputan ay isa lang sa mga maraming konsepto ng bayanihan, balikatan, damayang bayan at likas na kabutihang loob na nananalaytay at dumadaloy sa kultura ng mga Pilipino. Ang bayanihan ay isang bahagi ng kultura ng Pilipinas na masasabing makaluma at tradisyon na minanapan natin sa ating mga ninuno. Halimbawa nito ay sama-samang pagtutulungan ng mga magkakabarangay sa pagbubuhat at paglilipat ng bahay sa ibang pwesto o lugar. Tulad ng bahay kubo na isang katutubong bahay na yari sa kawayan at anahaw. Ang damayang bayan na ito ay nadadagdagan at nababago ng kung ano-ano pang mga konsepto ayon sa uso, dumating na pambansang di magandang pangyayari at sa paglipas pa ng maraming panahon. Tulad na nangyayari dito sa may barangay Life Home sa Pasig City kung saan ang lahat ay tulong-tulong sa pag-aatado at pamamahagi ng kung ano-ano mang uri ng tunasyong pagkain na binahagi ng bawat isa para sa ating katabing barangay at mas nangangailangan nating mga kapatid. Ito ay nangyayari sa tuwing Linggo sa ganap na ikawalo ng umaga hanggang maipamahagi ang lahat ng mga donasyon. Ito ay konsepto at perpektong halimbawa na mulit-muli nating pagpapakita ng tatag ng loob, pagtutulungan, pagkakaisa bilang isang tao, pamayanan, sa tuwing ang ating bansa ay humaharap sa sakuna, dilubyo, unos at tulad nitong pandemya. Tayo ay nakikilala at pinupuri sa buong mundo dahil sa ating ipinakikitang tapang, kagitingan, pagkakaisa, at katatagan. 1, 2, 3!
Thank you very much, Kenneth LC, for watching. Once more, please don't forget to subscribe, like, comment, and share. And don't fail to hit the notification bell so that you will be notified for the next uploaded video. Muli, ito po si Nurse Sam na nagsasabing ang tunay lang hapcharap ay nasa pagkaing tatak Pinoy na may pagmamahal. Outbidersen, tschüss, bye!